So mga tol, nagkaharap na nga po ang pambato natin na si Jerwin Angkahas at kasalukuyang may hawak ng IBF Super Flyweight na si Fernando Martinez ng Argentina. Katulad nga po ng una nilang pag-aharap sa face-off, nagangas nga po itong si Martinez sa harap ng mga tao. Bit-bit niya ang belt na naagaw niya kay Angkahas noong maglaban sila noong February. Pagdating sa pambato natin mga tol, pangiti-ngiti lang ito. Nirespeto naman ni Martinez si Angkahas at nakipagkamay pa ito bago sila maghiwalay sa stage. Ayon kay Angkahas mga tol, nang ma-interview ito sa Fight Hub TV, sinabi nito muli ang naging mali niya, kaya siya natalo kay Martinez dahil umano sa kondisyon niya. Bukod tanging isip lang umano niya ang kondisyon, ngunit ang katawan daw niya ay hindi makapagtrabaho na mabuti. Malaki daw ang naging epekto sa timbang niya. Confident daw siya na makukuha niya ang timbang bago ang weigh-in, ngunit yun daw ang naka-apekto sa kanyang kondisyon. Pero ngayon, minamanage na daw nila ang kanyang timbang para hindi daw maka-apekto sa kanyang kondisyon kung saan kinuha daw nila ito na maaga. Kaya ramdam daw niya ngayon na okay na ang kondisyon niya. Ibinahagi naman ni Jerwin ang kas mga tol na nag-cramps daw ang kanyang leg sa laban niya kay Martinez. Noong unang round, okay pa daw siya. Ngunit nung pumasok na daw ang second rounds, doon na daw niya naramdaman ang cramps ng legs niya. Pero hindi naman na nababahala si Angkahas ngayon mga tol. Kahit magpakita si Martinez na toto-to sa laban, may nakalatag na umano silang game plan ng coach niyang si Joven Jimenez at mas skillful fighter na daw siya ngayon. Bukod dito mga tol, kung sakaling manalo at mabawi niya ang titulo kay Martinez, balak daw niya makipag-unified sa mga kapwa niya kampiyon. Katulad ni Juan Francisco Estrada, hindi naman nabanggit ni Angkahas mga tol ang mandatory sa belt ng IBF na kapwa Pinoy na si Jade Bornea. Kung matatandaan kasi natin mga tol na sinabi ni Jade Bornea na handa daw siyang kalabanin si Angkahas kung sakaling manalo si Angkahas kay Martinez. Hindi rin nabanggit ni Angkahas mga tol na aakyat ito ng timbang sa bantamweight division. Bukod tanging sambit lang neto mga tol ang makipag-unified sa mga kapwa niya kampiyon sa super flyweight, maging si Bam Rodriguez na kampiyon ng WBC, gusto din niyang makakalaban. Sa Linggo na nga po ang laban ni Angkahas at Martinez mga tol, at huwag din nating kalimutan na mapapalaban din sa card na yan ang nag-iisa nating middleweight prospect at bronze medalist Tokyo Olympics na si Yumer Martial. Kakalabanin na ito mga tol, itong si Steven Picardo ng US. Sa kabilang banda naman mga tol, may kumakalat nga po na video ng sparring ng former 2 Division World Champion na si Oscar Valdez at social media king na si Ryan Garcia, kung saan tinamaan ni Valdez ng isang malakas na counter right hand itong si Garcia at sakto sa panga na siyang ikinabulagta niya. Pero agad-agad naman itong bumangon mga tol. Pero sa mga nakapanood ng video, sinasabing hindi daw ito si Ryan Garcia. Kahawig lang umano ito sapagkat may tato daw sa katawan si Ryan Garcia. May mga nagsasabi naman mga tol na si Ryan Garcia daw ang nasa video at old sparring daw ito. Kung matatandaan daw kasi natin na si Eddie Reynoso daw ang nagtetrain dito kay Garcia, at alam naman daw natin mga tol na trainer din daw ito ni Oscar Valdez. Kayo mga tol, ano sa tingin nyo? Si Ryan Garcia ba ang nasa video o kahawig niya lang ito?